evening, good morning sa mga networker. Live na tayo, no? We're live. Online na po. Dahil live na tayo, pagkakataon na po natin na i-share ang video na to sa ating mga friends sa wall. So, i-share ko na sa wall ko para makita na aking mga friends. So yan, we are live. So kamusta kayo dyan? Na-miss nyo ba ako? Parang isang linggo lang naman ako nawala. Isang linggo ba yun? Dalawa na. Isang linggo lang naman. Good morning kay Ate Helen Abuya. Tsaka sa ating mga viewers ng Bayan Networking sa iba't ibang lupalop ng Ortigas sa kanan Pilipinas na rin, di ba? So alam ko iba ano, inaantok na o kaya busy, pero still nandiyan kayo dahil wala kayong magagawa, addict kayo sa Facebook eh. Di ba? So kung feeling nyo hindi maganda yung topic, di ba, pwede mo kayo manood sa YouTube o kaya magaganda rin yung mga video ni Pangulong Duterte. Diba? O kaya, yung kay Dilima. Okay, pero joke lang po yun. Okay, so, kamustahin muna natin ating mga viewers. Excited na daw si Darwin Baluyot. Pwede ikaw na excited. Kay Nena Lynn Wilson. From Incredible Team. Tapos, hindi na ako umattend ng leaders meeting. Hehe, mapanood lang to. Wala na ako dyan. Okay. Kay Rosalie Paramio, good evening po. From FMI Hong Kong. Yan. Narinig nyo naman ako, no? Hey, Rosalie. Yan, narinig nyo naman ako. Okay. So, kung meron kayo mga business partners na gusto yung i-share tong training natin for tonight. Maganda kasi topic natin about influence, about persuasion. Para matutunan mo kung paano ba, kahit paano, makaangat o makalamang sa mga taong hindi marunong mag-influensya. Okay? So, maganda yan. So, kamusta din sa kay Kim G.U. Gamers from Kuwait. Yaks. Layo ah, Kuwait. Kuwait, malapit ba sa Iraq yan, yung Kuwait? Malapit no, Iraq, Kuwait. Hindi ko rin alam eh. So, yan. Kamusta kay June Casawol from Team United Global International. Team United Global Ambassador, sorry. Kay Corina Garduque Guzman from Shiloh Eagle International, Hong Kong. Kay Marita Dugang, hello idol, sabi niya. Ah, okay. May question pala si Marita, sagutin ko lang. Yung question niya kasi, ano nang gagawin sa mga downline na malalim na yung Y, mahataw naman ang todo, pero ano, wala pa rin, tas malapit na maubos ang budget. So, para sa akin, ano, hindi naman enough yung why. Kailangan din minsan ginagamit yung pag-iisip. Okay? Kailangan mong lagay ng strategy kung gusto mag-succeed. So, ibig sabihin, kung wala kang enough na pera, tapos umataw ka pa rin, marami ka possible options na pwedeng gawin para makapaghataw ka na may pera ka. Siguro yung pinakauna, magtrabaho. Trabaho ka, tapos gagawin mo yung business. So, may pera ka on the side, tapos mag-network ka. Or kung ayaw mo magtrabaho dahil masasayang oras mo, pangalawang pwede mong gawin, mangutang ka para may panggalaw ka. Okay? And pangatlo, pwede ka naman siguro magsangla na mga gamit, ganun. Para meron ka panggalaw habang ginagawa yung business mo. Pang-apat, pwede ka benta-benta ng mga produkto. O benta mo yung bahay mo. Kung may bahay ka, benta mo sapatos mo, ganyan. O kaya
kung yung girlfriend mo, boyfriend mo, hindi nakakatulong, benta mo na rin. Diba? Medyo joke lang po yun. So, kailangan, hindi, kasi hindi enough na may why ka eh, o may pangarap ka. Kailangan din na may revolving capital. So, tingnan ba yung mga negosyante eh, wala silang revolving capital. So, tingnan ba yung tinayo yung kumpanya, ang networking, enough na yung why. Of course, may why yung mga owners. Pero meron din silang capital, diba? Meron na silang capital, may pera para pang araw-araw, para pang gastos. Kung wala silang capital, hindi ilalaki rin yung company. So, pag nagpapatakbo ka ng network, para ka nagpapatakbo ng negosyo, hindi enough yung meron kang why, dapat strategic din, meron ka rin capital na, as revolving capital. Nag-start ako nun, para meron ako natitirang 30,000 eh. Ginamit ko yung pampaikot, pang galaw-galaw. Of course, syempre kumita. Nung kumita na, syempre, mas nakahinga na maluwag. Okay, so ganun lang. I hope nasagot ko yun, Marita. Share mo sa downline mo. So, batiin ko lang mga iba pa nating viewers. Si Marilyn from Singapore. Kay Tess Bautista, Hataw Pinoy ng Hong Kong. Kay Michelle Siman. Kay Mona Lisa Cañas from Kuwait, Chito Group. Kay Genesis Embrido from Futaba Under Tycoons. Marietta naman from Riyadh. Okay, kay John Sherwin. Maulan na gabi from Quezon City, correct? So, ayun, ang mga ano natin, mga viewers pa natin. Salamat po sa inyo at nanonood ko yung tonight dahil maganda ang topic natin. It's about principles of influence na makakatulong sa inyo. Okay. So, ano ba yung ano? Gusto ko i-discuss sa inyo. Tonight, madali lang yung topic natin. So, kay Kiboyen Eufemiano from SWAT Phoenix, Raymond Valle, Tacloban Lions International, Eva Candelario, good evening sir, from FMI Hong Kong. Kay Maricar Agulozos from HK Team Spider Alliance. Ayan. Kay Rolly Caudina, good morning, babate, Team Brave Unicorn. Okay, so yan, last kay Marilyn from Singapore. So, ready na ba kayo para sa ano natin, sa topic? So, sa mga ano, ready na talakayin ang topic natin for tonight is yung principles of influence. Type nyo lang na I am ready para makapagsimula na po tayo. At matutunan nyo na kung paano ma-influensya ng mga tao sa paligid mo. Siyempre, gusto nyo yun, di ba? Para kung marami kang ma-influensya, mas madali ang negosyo. Mas madali magkaroon ng mga kaibigan. Mas madali ang mga bagay. So, tatalakayin natin tonight sa ano, Principles of Influence ay hango ito sa libro ni Robert Cialdini about sa influence. This is ang ano, malupit na doktor. Psychologist yata siya. And nabasa ko dating libro niya. Tagal na yun. Before pa ako nung mag-start mag-network o mag-negosyo, basa ko yung libro niya. And then, doon ko natutunan yung mga principles paano mag-impluensya ng mga tao. At ang kaganda, no, nung sinimulan ko siya i-apply, and mas dumali. Kasi dati, ang hirap makipagkaibigan, ang hirap mag-market, ang hirap makapag-push ng business. So, dahil mahirap, pinag-aralan ko paano ba dumali. And napansin ko, pag alam mo paano mag-impluensya ng tao, mas numadali ang pag-negosyo. Most of the time, ang mga tao ma-impluensya, sila yung nakakuha ng magandang trabaho, sila yung nakakuha ng mas madadali, for example, sa kanilang pagproseso ng lisensya o passport, dahil may impluwensya sila.
sila yung ano, madali makapag-convince sa mga tao, makapag-pay-in. At yung mga tao hindi ma-impluensya, sila yung hirap sa buhay. Kasi kung wala kang impluensya, wala kang maibebenta, wala kang negosyo. So kung wala kang impluensya, mahirap din maghanap ng trabaho. Halimbawa, gusto mo maghanap ng trabaho tapos nag-a-apply ka. Eh kaso lang hindi ka marunong mag-impluensya, so hindi ka matanggap-tanggap. Kawawa ka naman. Tapos magne-network ka. Eh hindi ka na nga natanggap sa trabaho, magne-network ka pa. Hindi ka nga marunong mag-impluensya sa trabaho, ganun din mangyayari sa network mo. Kaya hindi dahil ano, wala kang work, tapos ni-recruit ka sa network, kikita ka na. Mas lalaki lang chance mo kasi, siyempre may mga nagte-training sa'yo dito. Tinuturoan ka paano, ma-equip sarili yung paano maging successful. Okay. So, ang first topic natin na tatalakayin sa principles of influence is yung tinatawag na ano, anim kasi ito eh. Tama ba? Tama, anim. Anim siya. Start mo tayo sa isa. Number one, yung reciprocation. In Tagalog, ano reciprocation ng Tagalog? Exchange. English yun lang. Nagpalit. Reciproc. Kasi ang reciprocate, ano eh, pinalitan. Okay? So, tama. Sinuklian. Yun. Binayaran in Tagalog. So, anyway, yung law of reciprocation, principle reciprocation. Principle reciprocation, ibig sabihin nun, is yung kung anong ginawa sa'yo, gusto mong suklian. Okay? So, ibig sabihin, naalala ko dati, meron akong ano, kaibigan nun, ng high school, pinakopya niya ako sa exam. Exam kami. Tapos hindi ko alam yung sagot. Napatingin ako sa paper niya. Kaya iba kasi yung kaklase. Tumitingin ka sa papel, ilalayo pa nila. So, di ba? Tumitingin ka na, papahirapan ka pa eh. So, yung itong kaklase ko, nakita yung nakatingin ako, pinakita niya lalo. So, nakita ko yung answer. Sabi ko, sige, sa susunod na ano test, pag yung di niya rin alam, tutulungan ko siya. Ang tawag doon, reciprocation. Binayaran ko yung utang na naloob na ano niya sa akin na itulong niya. So, yung reciprocation na to is maganda siyang principle pagdating sa pagbibuild ng relationship, pag may negosyo. Mas maganda na tulungan mo maraming tao, di ba? Para pag dumating ang time na kailangan mo ng tulong sa business mo, madali na lang. Okay? Maraming tao, nahihirapan sila mag-business, makabenta o makarecruit. Kasi dati, wala silang tinutulungan. Kaya nung kailangan nilang tulong, walang tumutulong sa kanila. Okay, so, kung halimbawa, imagine mo na lang, what if meron ang 100 na kaibigan, tapos tinulungan mo sila lahat, tapos dumating ang time, mag-network ka, tapos humingi ka ng tulong sa 100 na kaibigan mo para either makabenta, mag-recruit, or mag-refer sila ng gusto ng produkto mo, malaking chance na natutulungan ka nila kasi may utang na loob sila sa'yo dahil natulungan mo sila dati. Ang problem lang, hindi mo sila tinulungan dati. Kasi dati, hindi mo pa alam mga to. Saka dati, wala naman nagturo sa'yo ng ganito. Alam mo lang, kumain, tumambay, Facebook, ganun. Tulog. So, hindi mo pa alam. So, maraming pumapasok sa network, nahihirapan. Pagpasok na yun, tatang sila, ba't wala akong ma-recruit? Nakailang training na ako, ilang beses na ako na power sa mga videos, wala pa rin akong pain. So, hindi nila alam yung mga principles of influence. Isa na dito yung reciprocation. So, kung imagine mo na lang nga kung lahat ng tao sana alam nitong reciprocation na to, madali lang mag-recruit. Kasi kaya ka lang nahihirapan mag-recruit kasi mga tao walang tiwala sa'yo. Or wala kang nagawa sa kanilang kabutihan. Kaya nung kailangan tulong nila, wala silang planong tulungan ka. Yeah, kaya yun, nilalayo ka ng mga friends mo. Kasi ako, alam mo, halimbawa, isa ka sa mga tao, for example, na nakatulong sa akin. Meron nga akong kilala si, for example, si Eric Worre. One time daw, yung anak niya. Kilala niya si Eric Worre, di ba? Isa sa mga guru na networking. One time daw yung anak niya, nagka-problema sa immigration. May kaibigan siya na tinulungan yung anak niya sa immigration. So, anong nangyari dun sa anak niya, naayos yung problema. After naayos yung problema, sabi ni Eric Worre, dun sa taong tumulong sa anak niya, na kung ano man ang kailangan mo, di ba, I'm indebted to you, may utang na loob ako sa'yo.
kahit ano pa yan, di ba? Meron kang libro, meron kang produkto, may kumpanya ka, sali na ako kaagad, sabi niya. Wala ka pang pinipresent, sali na ako. Bakit nasabi niya yun? Kasi nga, gusto niya suklian yung kabuti ang bagay na ginawa ng taong yun para sa anak niya. Diba? Siguro po ikaw, merong, let's say, yung may problema sa family mo, tapos talagang hirap na hirap ka maayos yung problema, tapos may kaibigan kang tumulong sa'yo, talagang tinulungan ka na maayos yung problema ngayon. Tapos dumating yan time yung kaibigan mong yun, let's say, nag-networking. Tapos, sinubukan kanya rekrutin. Mas malaking chance na sumali siya sa'yo. Sumali ka sa kanya, sorry. Kasi, natulungan kanya eh. Diba? So, hindi mo na kailangan baluin. Hindi mo na kailangan presentan or what. Basta, sige, sasali ako dahil natulungan mo siya eh. Ganun lang kasimple. Kung lahat na networker apply ito, ano kung dali mag-recruit? Kasi most of the time, mga tao iniisip nila kung paano kikita, paano ko mamimanipulate yung mga tao, paano ko sila maisahan, makabenta. Hindi ganun. Maliit na aspeto lang yun. Ang tinuturo ko sa Brightest Day, unahin mo muna tulungan mga tao at saka muna tulungan sarili mo. So, ayun, may experience din ako one time eh. Mayroon ako napuntahan meeting, tapos may nakita ako doon matanda. Tapos yung matanda, may sobra akong produkto. Sabi ko, feeling ko kailangan niya. Sabi ko, kuya, sa inyo na to, isang banig. Maganda po yan. Sabi ko, parang MX3. Kasi, kumiinom daw siya ng MX3. Sabi ko, para pong MX3 yan, pero mas malupit. Sabi ko, sabi niya. So, ininom niya. After 1 month, kinontak niya ako. Sabi niya, nagustuhan daw na misis niya yung produkto at saka siya. Pwede ba daw siya bumili? So, nakita kami uli, bumili. Isang malaking box. Tapos, nag-refer pa ng kaibigan niya na bibili. So, yung binigay ko isang banig, ilang beses bumalik. Diba? So, ayan, example ng reciprocation yun. Diba? Nagbigay ako sa kanya, nagustuhan niya, sinuklian niya rin yun by buying and referring other people. So, ayun yung principle number one sa influence, reciprocation. Matuto kang magtanim ng buti sa mga tao sa paligid mo at wag dating ang time susuklian yun sa'yo. Ang problema pag nagtanim ka na negative, limba masama ugali mo, mahilig kang magpatama, ayaw mo tumulong ng tao, wala kang concern sa Pilipinas, wala kang concern sa mga kapwa mo, nasa utak mo lang puro mag-recruit pag ni-networking lang, lalayuan ka talaga ng mga tao. Kaya alam mo maraming mga networker nilalayuan ng mga kaibigan. Alam mo bakit? Wala kasing ginagawa kundi mag-recruit eh. Pag in-invite ka sa birthday, wala ka kasi busy ka sa network. Ini-invite ka sa kasal, wala ka, busy ka sa network. Hindi ka makausap bilang matinong kaibigan kasi puro networking laman ang utak mo. Diba? So talaga lalayuan ka. Huwag ka magtakbat ka nilalayuan kasi kagagawan mo rin yan o tinuro na upline mo o hindi mo alam to. So, at least ngayon natututunan mo na para maging tama networker, which is maging matulungin ka rin. Hindi lang naman tayo nabubuhay para sa pera eh. Diba? So, kung tumutulong ka sa ibang tao, mas lamang ka sa ibang networker. Yung mga ibang networker, nandito lang. Puro pera lang inato pag ikaw tumutulong ka. Pag dumating ang time kailangan mo ng tulong, mas madali mag-recruit. Imagine mo kung sa loob na lang ng barangay niyo, wag ka na magpunta sa ibang lugar, ilang tao doon? Sabi mo na meron doon 500 na pamilya. Nasubukan mo na ba tumulong doon sa mga matatanda doon? Magwalis man lang, tulungan sila mamalengke, o kaya bantayan yung anak, yung mga ganun ba? Mamigay ng libreng kape. Hindi mo nagawa. Matip, subukan mo, 1 year, yung 500 na yung tulungan mo sila kung anong problema nila. Saabot na makakaya mo. Halimbawa, kaya mo naman magwalis, kaya magbantay ng baka nila, kaya maglinis ng bahay, yung mga ganun ba? Mga simpleng ano lang, mga bagay na pwede mo ibahagi. After 1 year, dito lang may 500 na yon. I guarantee, sa 500 na yon, malaki ang chance kalahati nun sasali. Pwede pa sila bumili ng produkto mo at mag-refer pa. Sabog network mo. Kasi inuna mo yung pagtulong eh. Mga tao kasi ngayon sa Ortigas, iniisip lagi, paano mag-close deal? Paano ba magpa-pay-in? Paano marirecruit ko to? Ano yung tamang script? Saka mo na isipin yun. Isipin mo na paano matulong sa kapwa mo. Diba? Kagandaan ba nito? Good karma. Diba? So, ayun ang principle number one.
So kung ano man natutunan mo sa principle number one, before we move on to principle number two, i-share mo naman para, alam mo, yung mga mapag-usapan natin ng iyong mga na-realize. So right now, mayroon na tayong 182 viewers and counting. So before I move on to principle number two, ano ba yung muna na-realize nyo? Tandaan nyo, may anim na principles to. So, wala pa tayong kalahati. Okay, so, kung ano man na-realize mo, pwede mo na siya i-type ngayon para mag-move na tayo sa principle number 2. Kasi, pag hindi natin natapos to, susunod na lang. Okay, so, ayan, sabi ni Dennis Espanyola, give and take lang po. Tama. Matutunan mo na mamigay ka lagi sa kapwa mo. Give, because the more you give, the more you receive. Okay? And kaya yung mga taong hindi marunong mamigay financially or kahit na time lang or tumulong sa ibang kapwa, nahihirapan din sila. Okay? So, ganun. Okay, so mag-move on na tayo sa ating principle number 2. Principle number 2 is yung tinatawag na scarcity. Law of scarcity. Ano ba itong law of scarcity? Ito daw yung ano, the rule of the rare. Bakit daw mahal yung diamante? Kasi ang diamante kakaunti lang. Bakit mahal ang ginto? Kasi ang ginto, kakaunti lang din. At ang mahal ang babayad mo pag bibili ka ginto. Pero bakit yung hangin, hindi ka nagbabayad? Kasi maraming hangin, libre. Diba? Ganoon ang mga bagay. Pag libre, madalas natitake for granted. Or kung laging nandyan, natitake for granted. Pero ang something na scarce, something na limited, something na kakaunti, nagmamahal po siya. So, paano mo to magagamit sa business mo? Okay? Yung tinatawag na law of scarcity. So, for example, nabibusiness ka, tapos isa sa mga strategy na magandang gawin, halimbawa meron kang nakausap na 10 prospect, tapos isa doon magpe-pay in. Pwede mong balikan yung sham. Sasabihin mo sa sham na meron na po magpe-pay in. Kung sasali na po kayo within this week, pwede ko siya mailagay sa ilalim nyo. At malaki po chance na magkakaroon downline kayo. So, mangyayari nun, yung sham na sinabihan mo, dating ang time na gagawa silang paraan para makapag-join kasi magkakaroon silang downline. So, isang paraan yung law of scarcity. Kung papansinin mo, mga malls, ginagamit din nila to sa mall, di ba? Sabi, every 15 o kaya at 30 may sale, 50% off. Law of scarcity yun. Kung papansin mo, mga namimili lang doon, mahirap. Kami mga mayaman, di kami namimili sa sale. Kasi ang daming tao eh. Diba? Mimili ka daming tao. Kaya ka nga nagpapayaman para komportable. Diba? So, saka na po yun. Pero ibig sabihin, minamanipulate tayo ng mga malls para gawin yun. Na mas bumili ka tuwing at 30 kasi merong sale. Diba? Pero sa totoo lang, hindi naman sale yan. Mas mura pa rin sa divisoria. Diba? Sabi lang nila sale, pero hindi naman talaga sale yun. Pero napapapunta ka at daming tao naniniwala dun. Kung gusto makamura, punta ka sa sulit. Diba? Punta ka sa divisoria. Or kung gusto mo sa palengke, mas mura dun. Pero dahil sinabi sale, 50% no, pupunta ka. Diba? Ilang beses nang ginagawa yan. Bata pa lang tayo, ginagawa na yun ng mga mall. Halimbawa sa mga awards sa school. Like say, yung pagiging Dean's List or cum laude. Wala pa ako nakitang 100 cum laude o 10 cum laude. Diba? Madalas isa lang yan. Kasi nga, it's very special yung award na yun. So, hindi lahat nakakuha. So, scarcity yun. Bibihira na kuha. Diba? So,
anything na konti, nagiging mataas yung value. Halimbawa, sa artista na lang, si Ann Curtis, nag-iisa lang siya. So, maraming tao, inaasam siyang ma-meet kasi nag-iisa lang Ann Curtis. Diba? Wala naman siguro 10 Ann Curtis, karoon din. Karoon din, bakit nababaliw ang mga tao sa mga top earners? Kasi kakaunti lang kami. Ba't gustong gusto nila nakikinig sa amin? Sa mga owners, matataas na position, di pare-pareho na mga tao. Diba? Pwede ka rin makinig sa kapitbahay mo. Diba? Kaso lang, kakaunti lang kami. Kaya, yun, mga tao nakikinig. Kasi may mga resulta din kami. Diba? Alam, makinig ka sa walang resulta. Matututuro mo sa kanila. So, pero ibig sabihin, ito is sa mga law of influence na kaya pala ganun. Diba? Kaya pala na yung mga tao na kakaunti o mga rare, binavalue sila. Mas mataas tingin sa kanila. Diba? Limbawa, si President Duterte, nag-iisa lang siya. Wala nang ibang ganun. Kaya todo yung papasalamat natin sa kanya at saka yung kung paano na siya i-value ng mga tao. Ganoon din sa pinakamamahal mo sa buhay. Kung may boyfriend ka, girlfriend, nanay, tatay, or what. Para sa kaya sa'yo, siya na lang nag-iisa. Wala nang iba sa buong mundo. Diba? Kaya pinapahalagaan mo sila na pag nawala sila, masisira yung mundo mo. Diba? Ayun yung... Kasi parang inherent sa atin yun eh. Na gusto mong ano, alagaan yung nag-iisa o yung scarcity na tinatawag natin. So, sa pagninegosyo, yun, ma-apply mo siya sa ganun, yung may magpipayin, tapos lahat yun na hindi nagpayin previously, sasabihin mo, may sasalpak, pwedeng i-position mo siya, ganyan. So, law of scarcity, natatap mo kasi sasabihin niya, sayang, sige, po-position na ako. Diba? O kaya, halimbawa, nagbebenta ka, for example, ng isang produkto, let's say, meron kang binibenta supplement. Tapos sinabi mo dun sa kausap mo na, sir, kung bibili po kayo ng ano, ng isang box, ng anim na box, bibigyan ko pa isang libre. Within this week lang po. So, mapapaisip siya. Sayang to ah, may libre ako isang box. Diba? So, bibili siya nun. Kasi nga, may libre isang box. Sayang. Within this week lang. Okay? Minsan ginagamit din yun sa mga ano eh, sa mga food chain. Minsan, one time naka-receive ako ng parang stab. Tapos, kung nakailang kape ka na, mas meron kang libre isang kape. Yung ganun. So, ikaw, may mindset ka na kukompleto yung gato kasi nakakuha ko libreng kape. Diba? So, yun, isa sa mga ways na ginagawa ng market o ng advertising. Minamanipulate yung mind natin para mag-isip ng sayang to, kailangan ngayon ko nabili. Kaya yung mga ano, yung alimba sa home TV shopping, sinasabi nila, if you call right now, we will slash the price to 50% off and we'll give you a free. Mga ganun pa. Scarcity din po yun. Diba? So, ikaw mapapaisip ka. Right now, oh, sayang, 50% off. Diba? Pero hindi naman eh. Araw-araw yung commercial na yun eh. Diba? Pero ginagamit nila sa linya nila, sa script nila yun. Para mapamove ka agad yung tao na bumili agad. Kasi tingnan mo, may dalawang tao. Let's say ano ko, networker ako. Kasi ito, may dalawang networker. Yung isa networker alam to, yung isa hindi. So yung isa, nag-present siya, tapos hindi niya alam to. Ako nag-present ako. Pero sa dulo ng presentation, sinabi ko, sir, kung sasali na po kayo ngayon, may possibility po na may ilagay po ako sa inyo isa kasi magpipain na. Or, sir, akong magpipain po ngayon, pwede ko bigyan ng isang box ng kape. Free na po siya, worth ganito po yan, blah blah blah. Mas malaki ang chance magpipain sa akin kumpara dito sa isa. Yung isa, hindi na marunong gamitin yung script na yun. Diba? Siya lang, tineset niya. Tapos, nag-next na siya dahil ayaw. Diba? Ako hindi, ginamit ako ng ganong script lang. Simple lang yun, magbabago yung pag-iisip ng kausap mo. Dahil may scarcity. Okay? So, matutunan mo itong gamitin sa business, diba? Sa ganun din sa relationship, kung lagi ka nandyan, iti-take for granted ka ng mga tao. Diba? Kaya tignan mo yung mga galing abroad, pag dumating, todo yakap, diba? Todo hain ng pagkain. Ikaw lagi kong kasama sa bahay, hindi ka piniyakap, hindi ka rin pinaghahain. Kasi matagal sila hindi nakita eh, kaya excited mga tao. Love scarcity tawag dun. So kung ikaw lagi ka available sa family mo, sa mga kaibigan mo, sa mga downlines mo, iti-take for granted ka nila, believe me. Kaya kung upline ka, laging kasama downline mo, iti-take for granted ka rin nila, believe me. Kasi ay kakasama eh. Diba? So, dapat darating ang time. Hindi rin kaya nakikita-kita. Diba?
ganun eh. Pero inherent sa tao na pag lagi niya kasama yung tao, isang person, titake for granted mo talaga. Sa tingin mo ba yung tatay mo, yung araw-araw mo kasama nun, hindi ka na nagre-reklamo? Lalo na nung, ano ka na, high school. Diba? Siyempre, gusto mo na gumimik, gusto mo nang ma-experience yung na-experience ng mga teenager. Kaso, lagi mo kasama parents mo, hindi ka makakabas ng bahay, nainis ka na. Diba? So, in love scarcity, matutunan mo siyang ano, gamitin sa buhay mo. Para kahit pa paano, tumaas yung value mo. Kasi pag lagi ka nakikita na, sa mga artista na lang eh. Yung artista kung lagi nandyan, malalaos. Kasi magsasawa mga tao eh. Pero yung mga artista na nawawala, tapos babalik, namimiss sila. Okay, so, mas sisikat sila lalo. Okay, so yun, scarcity. So, mamaya na natin pag-usapan yung mga na-realize nyo. Kapos tayo sa oras eh. Tapusin ko na. Meron ba tayong apat? Nako, ano ba yan? So, next principle is yung authority. Basically, ibig sabihin ng authority, principle of authority is kailangan mo establish yung value mo. Kailangan mo establish yung kailangan nila malaman na ano ka, ano ba yan? Professional ka sa ginagawa mo. Kasi ang mga tao, naniniwala sila sa mga authority figures. Kaya naniniwala sila sa mayaman, sa upline, sa owners, sa mga taong may award, sa mga taong may posisyon, sa mga taong nakapag-graduate, sa mga taong may matataas na trabaho. Diba? Kasi, mga tao, mataas na ang tingin nila sa mga taong may posisyon o person of authority. Imagine mo kung isang ano, anak ka ng politician, madali ka makapag-recruit. Kung anak ka na isang taong sikat na authority figure o anak ka na presidente, madali ka makapag-recruit kasi authority per, ano kay, person eh. Okay, so, ibig sabihin, kaya sa business natin, ginagamit natin, for example, yung ma'am. Yung, sa ma'am, ang ginagawa mo, tinitiap mo yung upline properly para makinig yung downline o yung invite mo. Ganun din sa mga speaker. Papansin mo yung mga speaker bago umakit na stage, binibuild up pa. Ito pong speaker na to, grabe po to. Ito po, ganito na kinita niya. Ito po position niya. Imagine mo kung hindi ginawa yun. Makikinig pa kaya yung mga tao? Excuse me. Okay, so, ayun yung tinatawag sa authority. Kaya yung mga doktor pinapakinggan, mga engineers pinapakinggan. Kasi, meron silang ano eh, authority. Ibig sabihin, kilala sila, may profession sila, may position. So, papakinggan talaga sila ng mga tao. So, sa business natin, na pinakamadaling gawin mo dito is ayusin mo yung profile picture mo, yung cover photo mo. Make sure na business talaga yung itsura mo dun. Diba? Huwag ka magpo-post ng mga something na ikakababa ng pagtingin ng mga tao sa'yo. Okay? So, ayun ang kailangan mong gawin. So, pagkagawin mo yun, magbabago yung pananaw ng mga tao sa'yo. So, magiging authority figure ka sa mata nila. And, another, para tumaas yung tingin ng mga tao sa'yo, ang pwede mong gawin is, i-tee-up ka, i-build up ka ng mga downlines mo, ng mga partners mo, before ka mag-present, para yung tao maniwala sa'yo. Okay? Ayun authority. So, let's go to principle number 4, which is the law of consistency. Law of consistency, basically, ang pinaka-bode niyan is ang mga tao, naging consistent sila sa mga ugali nila. So, ginagamit ito madalas, for example, sa seminars, yung sinasabi niya, tama po ba? Diba? Naniniwala ba po lahat tayo dito sa room, gusto yumaman? Tama po ba? Lahat ba po tayo dito, may pangarap? Tama po ba? Diba? So, yung mga tao, napapayes sila, napapayes sa mga speaker. And eventually, pagdating sa pay-in, napapayes na rin sila. Diba? So, ayun ang pinaka, ano na, ang nangyayari when it comes to law of consistency. Kung ano yung ginawa ng tao sa isang una, most of the time, gagawin niya rin yung hanggang dulo. So, matuto ka na gamitin mo lagi yun na ginagaya o yung mga speaker na pag ginagamit nila yung word na, tama po ba? Diba? Pwede mo siya ma-apply. Okay, yung next principle natin, law of liking. Ibig sabihin, kailangan na gusto ko ng mga tao bago mo sila ma-impluensyahan. Mahirap po impluensya ng taong ayaw sa'yo. Yung tipong ayaw sa'yo, so kung ano i-represent mo, ayaw niya din.
Di ba? Imagine mo na lang yung taong kagalit mo. Magjo-join ka kaya doon? Pag halimbawa yung taong kagalit mo, binibenta ka ng produkto, bibili ka kaya? O kaya yung taong gumawa sa'yo ng hindi maganda, okay? Tapos dumating isang araw, gusto kanya offera ng magandang negosyo, maniniwala ka sa kanya? Hindi. Kasi ayaw mo sa taong yun. So, ganun din sa business natin. Kapag gusto mo yung isang tao, mas madali mapasali ka sa kanya. Kapag yung isang tao na gusto mo, nag-offer sa'yo ng negosyo, ng produkto, o ng serbisyo, di ba? Mas malaki ang chance ha, na ituloy mo yun kasi gusto mo siya. Okay? So, ito kasi isa sa mga principle na nakakalimutan ng mga tao eh. Mahirap kasi magpa-pay-in, mga kaibigan, kapag isang tao ayaw sa'yo. So, kaya dapat mag-invest ka, matutunan kung paano ka nagugusto ng mga tao. Tinuturo ko pala yun sa Brightest Day. meron pala akong training, commercial lang ha. I think next week yun, Tuesday and Thursday, 8 p.m. Ituturo ko yung social dynamics behind sa pag-iimpluensya ng mga tao. Strategic siya saka tactical. Kung paano makipag-usap mga top earner, paano sila mag-close deal, paano sila makakuha ng loob, paano sila makipagkaibigan, paano mag-present na pinapaniwalaan sila, paano sila na, pinapakinggan ng mga tao. Diba? So, yun, tuturo ko siya for 3-day event. Tignan nyo na sa wall ko. So, after ng seminar na yun, ang mangyayari sa inyo is maging ka-level nyo na ako sa skills. Pero sa experience, hindi. Siyempre. Diba? Kahit pa paano. Yung mga na-train ko nito, after 3 months, kumita sila 100,000. Yung iba, more. Diba? Yung iba, from zero, nag-start kumita ng 10 to 15,000. Diba? So, hindi siya nakakagulo kung meron kang sistema ang sinusundan ngayon. Actually, nakakadagdag siya. Kasi kahit anong sistema ang gawin mo, sundin mo, kahit anong programa pa enrollan mo, kung hindi ka marunong makipag-usap sa tao, kung hindi ka marunong kumuha ng loob ng mga tao, kung hindi ka gusto ng kausap mo, hindi po bibili yan. Hindi rin magpaparecord sa'yo. So, tinuturo ko natin sa Brightest Day. Anyway, going back sa natin, topic, yung liking, pinaka-basic yun. Kung hindi ka gusto ng tao, hindi yan bibili sa'yo, at hindi yan sasama sa'yo, at hindi rin yan magpaparecord sa'yo. So, kailangan matutunan paano ka magusto ng tao. Diba? Basically, magbibuild ka ng friendship. Ganun lang kadali yun. So, kung tatanangin mo ko para makapagkaibigan, alabo mo naman, wala ka bang kaibigan. Diba? Madali lang makapagkaibigan, diba? Makikipagkwentuhan ka lang, diba? Sa mga kaibigan mo, ganun. So, para sa last principle natin for tonight, ay tinatawag natin na social proof principle o yung bandwagon effect. Ang ibig sabihin nitong social proof, ganito lang. Kung anong ginagawa ng maraming tao, kinagawa mo na rin. Kaya sa isang seminar room, kapag pumapalakpak lahat, minsan maraming pumapalakpak, tapos ayoko naman yung joke, ang corny-corny, napapapalakpak na ako. Bakit? Kasi ginagawa ng lahat eh. Bandwagon effect. Kung anong ginagawa ng marami, ginagaya mo na rin. Na-experience mo na ba yan? Yung isang tao, idol ng mga tao, idol mo na rin? Para matanging idol. Di ba pinag-isipan mo ba? Di ba? Na-experience mo na ba yan na nakatayo ko sa stoplight tapos naka-stop siya pero yung mga tao tumawid. Napasunod ka na rin. Hindi ka na nag-iisip. Tawag po doon bandwagon effect. Na-experience mo na ba to? Naglalakad ka isang araw, bigla may mga tao nagtatakbuhan. Ano ginawa mo? Tumakbo ka na rin. Ang tawag po dyan, bandwagon effect. Ibig sabihin, kung ginagawa na marami, sinusunod mo na lang. Ang problem doon, minsan kapag hindi ka nag-iisip. Alam niyo ba kaya maraming nai-scam? Dahil sa bandwagon effect. Maraming tao kaya sila nai-scam kasi basically sinasabi ng mga speaker, marami na pong sumali dito, mga kaibigan mo sumali na. Diba? So ikaw, mapapaisip ko, sumali mga kaibigan ko, kung sasali. Kahit scam, sumasali sila. Diba? Minsan marami nakikita mga scam sa Facebook. Ang daming comments, mukhang maganda, pero scam naman. So, nakaka-influensya pag maraming comments. Diba? So, ibig sabihin, before mo pasukin isang bagay, before mo paniwalaan isang tao, dapat mag-isip ka. Hindi dahil sikat, hindi dahil maraming tao naniniwala, ibig sabihin, tama na. Maraming, for example, meron akong kilala dati, narinig sa Amerika, si Jim Jones. Tinuro niya sa religion niya, mag-suicide sila lahat. Namatay sila lahat. Diba? Kasi daw, pag namatay sila,
Pupunta sila sa langit. Pam, nalaman may langit. Nag-research ka na ba? Dahil sinabi mo, pare, may langit na rin. Dahil ba yung parents mo naniniwala sa langit, ka na naniniwala sa langit. So, ibig sabihin, kailangan mong pag-aralan mabuti yung pinapasok mo. Huwag kang basta sumusunod sa ginagawa ng maraming tao. Wala pong pinagkaibayan sa tinatawag na social pressure or peer pressure. Nung high school kaya ako natutong magsigarilyo, uminom, dahil sa mga loko-lokong kaibigan. Isang araw, pinashot nila ako. Ang sama naman ng lasa ng beer. Diba? Kaso nga lang, nasanay na, uminom-inom na. Hindi ako nag-iisip. Diba? So, ina-advertise din sa media na tama daw uminom ng alak. Mga top earners, umiinom din ng alak. Eh, mga downline, gagayahin na rin. Iinom ng alak, mag-gayos eh. Kasi madalas pinapakita sa Wall Street o sa media o sa mga movies na pag mayaman ka na, tumiinom ka at nag-ayosi ka at kinakain mo yung matatabang mga pagkain, mga lipstick, mga ganun ba? Which is mali naman. Diba? Ba't ba namamatay yung mga tao? Dahil sa maling pagkain. Inom, sigarilyo, taba. Tapos nagtataka sila, ba't pag may sakit sila, Lord, bakit po ako? Diba? Eh, ano ba pinagkakain mo? Wala na makilalaman si Lord dyan. Diba? So, ibig ko sabihin, yung bandwagon effect, maganda siya kung sana kung tinuturo ng mga leaders, tama. Pero maraming leaders tinuturo, mali. Diba? For example, yung hype, isa po sa formula yan ng manipulation. Okay? Pag pinakita ka na ng sports car o 1,000,000 ngayon, mababaliw ka sa akin. Tapos nakita mo, maraming tao sa paligid ko nababaliw sa akin, mababaliw ka na rin. Diba? Kaya, ano eh, hindi ako nare-recruit ng mga networker actually. Wala nakaka-recruit sa akin dahil nag-iisip po ako eh. Ako po yung nagdududa talagang tao. Pag may sinabi sa akin, pagdududahan ko. Pag sinabi sa akin, ba't analysis paralysis ka? Sinabi, pakilam mo ba? Pinag-aaral lang mabuti. Pero pag, after kung mapag-aaral nito, kumakataw ako ng todo. Kasi napag-aaralan ko na siya mabuti. Hindi po ako yung tipong nakita ko na lang kumikita ng malaking pera, sasali na ako. Hindi ako yung tipong tao, iningit ako, sasali na ako. Hindi ako yung tipong tao dahil na marami na akong kapitbahay sumali, sasali na ako. Hindi ako ganun. Pinag-aaralan ko mabuti yung mga bagay-bagay. Okay? Kasi maraming Pilipino madali pumauto. Malamang isa ka na doon kung napa-join ka na nabaliw ka lang. Diba? O kaya hinipe ka tas sumali ka lang. Hindi ko alam eh, parang nasa dugo natin maging uto-uto. Kaya papansin, kasi for, imagine mo na lang, diba? Sinabi sa history books, si Magellan daw dumating dito 1521 na discovery day Pilipinas. Paano yung madi-discover? Nandito na tayo. Ang i-discover mo lang lugar, yung walang tao. Eh, may tao na, nandito na tayo, tapos i-discover daw. Tapos pinaniwalaan natin yun. Bata pa lang tayo, pinaniwalaan natin. Diba? So, ayun. Example yun na na-mindset ka. Diba? Eh, marami pa ng mga uplines. Ako, magaling ako magsalita. Lahat ng kilala kong top earners, magaling magsalita. Eh, what if na-mindset ka namin? What if yung mga leaders lang namin, minindset lang namin sila sumunod sa amin? What if kinontrol lang namin yung mga tao para pumalakpak? Para mabaliw sa amin? Eh, di madaling magpapayin. Pero ibig sabihin, kung itong mga bagay ito isang tabi mo, mas gaganda networking. Kasi darating ang time, mag-jojoin yung mga tao, hindi dahil sa base sa resulta sa pera, kundi base sa karakter na isang tao. So, magiging harmonious ang mag-network. Ano Pilipinas, ganun din. Diba? So, yun yung bandwagon effect is sa mga medyo, ano, maging careful kayo. Kasi pag hindi maganda yung nasalihan mong grupo, magiging negative resulta mo sa buhay. Okay? So, tinatalakay ko yun sa isa kong page yung The Myth. More on about social conditioning, di ba, mind programming, na hindi tinuturo sa school o sa network, di ba? So, ito yung ano natin, mga principles of influence. I know maraming natutunan. Review lang natin siya, merong anim na inspired to ni Dr. Robert Cialdini. Maganda pong libro yun. Kung may pera kayo na itabi, subukan niyo bumili. Kaso wala na po nabibili sa National tsaka sa Power Books. So, online na kayo bibili niyan. Pero alam ko sa Google, meron libre lang naman eh. Mag-aralan niyo mabuti, pwede ma-apply sa business niyo. Diba? Para sa akin, ano, hindi naman tayo nandito para mag-manipulate ng mga tao. Nandito tayo para tumulong. Okay? And, pag gumamit ka ng manipulation sa mga tao, in-implementia mo sila, magbabackfile sa'yo eventually. Kasi, mga tao nagigising din naman sila sa katotohanan eh. Yung mga tipong na in love, naloko lang pala. Diba? Maraming ganun mga tao eh. Magigising din sila sa katotohanan. So, to review, yung pinakaunang principle ng influence is yung reciprocation. Kung anong ginawa mo sa ibang tao, gusto nilang suklian sa'yo. So, kung gumawa ka na maraming mabuti, makareceive ka na maraming mabuti. Kung gumawa ka na maraming di maganda, makareceive ka na maraming di maganda.
Pangalawa, love scarcity. Anything na rare, nagiging mataas yung value, pinapahalagaan. So, magagamit mo sa business mo yan, yung mamimigay ka ng mga free pag nag-join sila ngayon. Bibigyan mo sila ng konting promo within 1 month, ganyan. Magandang mga bagay. Pangatlo, law of authority, which is naniniwala mga tao sa authority figures. Di na sila nag-iisip. Basta nagsalita CEO, basta nagsalita top earner, basta nagsalita presidente, pinapaniwalaan agad. So, paano magagamit sa business mo yon is pwede ka mag-ayusin mo yung Facebook profile mo, panipaniwala ka. Pangalawa, pwede kang gumamit ng pag-build up, yung ABC rule. Very powerful po yun para maniwala yung mga tao sa'yo. Next, yung law of consistency. Ibig sabihin nun is kung ano yung ginagawa ng mga tao sa umpisa, most likely gagawin nila yung gandulo. So, paano magagamit sa pagpresent mo yun sa business? Yung paggagamit ng word na tama po ba? Diba, tama po ba na lahat po ng tao dito gusto yumaman? Tama po ba lahat tayo may pangarap? Tama po ba gusto natin magkaroon sa sasakyan? Tama po ba na gusto natin kumita ng malaking pera? Tama po ba gusto natin magkaroon tayo freedom, financial freedom? Pag ginawa mo yun sa pag-present, umuo lang umuo yun. Pansinin mo lahat ng video ng speaker, ginagamit nila lagi yun. Next, yung liking. Ibig sabihin ng law of liking, hindi magbibili, magpipilis ang tao sa'yo pag hindi kanya gusto. So, ibig sabihin, before mo, papapayis ng tao dahil maggusto ang kanya muna. Hindi ko sinasabi na romantic, ha? Baka mamaya, manligaw na kayo, di ba? Hindi ganun. Ibig sabihin, magkaroon kayo ng relationship bilang magkaibigan. Kasi mga tao, bumibili sa mga taong gusto nila sa kami tiwala sila. Okay? And lastly, yung tinatawag natin bandwagon effect. Okay? O law of social proof. Ibig sabihin, pag ginagawa ng maraming tao, baka tama. Kaya alam mo, isa sa mga secret ko yan eh. Hindi ako nagpre-present. Gagawin ko, mag-i-invite ako ng kaibigan ko, tapos tatambayin lang kami sa opisina, makikita yung daming tao doon. Next na sasabihin sa akin, ba'ng daming tao dito? Maganda kasi dito eh. So, doon pala, mapapapiin na sila kasi yung daming tao. Okay? Sa first timer, gagana yung best networker, hindi. Kasi, alam na networker yung ganong klaseng gawain. Okay? So, I know maraming natutunan sa short, lesson natin for tonight. And i-share nyo to sa mga kaibigan, sa mga partners sa downlines nyo. And ini-invite ko kayo sa aking event for next week. 3 days event siya. Ngayon ko lang gagawin lang pala. This year lang to. Madalas ginagawa ko siya outside of Manila. Okay? Pero for this time, 3 days gagawin ko siya next week from Tuesday, October 4 to 6 Tuesday, 8 p.m. hanggang 12 midnight. Ortigas area, ang tawag po doon Brightest Day. Ginawa ko yung event na yun, actually. Dati hindi ko siya tinuturo publicly, private lang, kasi delikado. Pwedeng gamitin sa hindi maganda, sa masama. Kaya, hinifilter ko rin. Okay? So, ito, matututunan mo paano maging magaling sa tao. Maging magaling mag-influensya ng mga tao. Maging magaling makipag-usap. Maging tao na pag nagsasalita ka, mga tao nakikinig, hindi ka iniinjan, di ba? Matututo ka mag-handle ng mga problems, matututo ka i-mindset yung mga tao para makinig sila sa'yo, matututo naman paano kunin yung loob nila, matututo naman paano nila magustuhan, matututo naman paano dumaming prospects mo kahit hindi ka nagpa-prospect, di ba? Matututo naman na mag-recruit kahit ayaw mag-recruit, o maka nagpapa-recruit sila sa'yo. So, ang title po ng Brightest Day, 3 days intensive workshop po siya. Hindi po siya seminar type na baliwan. Hindi naman ako nang babaliw eh. Okay, workshop po siya. I-equip po kayo ng skills. Paano ba gawin ng mga bagay-bagay. So, after noon, event na yon, most likely matatapatan yung level, skill level ng mga top earners. Okay, so kung yung top earner magaling magsalita after ng event, magaling na rin magsalita. Ang lamang na lang namin sa inyo, most likely yung resulta na lang tsaka experience. Pero yung skills, yung tamang tono ng boses, tamang paggalaw, tamang pag-shake hands, tamang pagtingin sa mata, tamang paglakad, matutunan nyo lahat yun dun sa event na yun. Gagawin ko lang this year. Next year na yung susunod. So, maganda kung maging part ka ng first batch kasi matututukan kita ng mabuti. Diba? Yun, makakatulong sa yun. And, sa mga nasa abroad, hindi ko alam kung kailan ko gagawin sa abroad. Diba? Hindi ko darating ang time. Pero maganda yun kasi lahat ng, kasi ako po isa po akong certified NLP practitioner, certified hypnotist din po ako. Alam ko paano magbudol-budol ng tao.
ituturo ko rin doon sa event na yon yung mga pinag-aralan ko mga bagay about that. Pero mas layman's term. Kasi kung nag-search, magsa-search ka ngayon sa Google ng NLP or hypnosis, malilito ka lang. Mapupunta ka na sa mundo ng budol-budol na hindi mo na magagamit sa business natin. Di ba? So, ethical influence lang ituturo ko sa inyo para, of course, gumandalala yung Pilipinas. Di ba? So, ayun lang. Salamat sa mga viewers natin tonight. I-share mo to sa mga kaibigan mo na pwede makatulong. And sa mga gusto mag-attend ng event, kontakin nyo lang si DM Shop no, sa Facebook or check yung BN Networking ano, wall, nandun naman yung Brightest Day event. Kontakin nyo siya kasi i-close na namin by Friday yung registrations kasi para makapag-prepare na kami for next week. Okay? So, thank you very much. God bless po sa inyo lahat. And alongside making money, I decided to make a difference. This is Marco Maliari. See you again next time. Bye-bye.